Bali, nandito ako ngayon sa Royal ano Training Center. Bali, nag-training kami guys ng aerial platform. Bali, yun po yung para makalisensya ako doon. Dito kasi sa Japan, alam niyo na, pag once na gumamit ka ng mga sasakyan, dapat kailangan may lisensya. Bawal dito guys yung walang lisensya. Kahit magputol ka lang guys ng gamit ka ng gas, pagputol ng bakal, pinag-aaralan dito guys, kailangan mo rin ng lisensya. Pag-drive ng forklift, pag-drive ng sasakyan, motor, andito guys, magkukuha ka ng lisensya. Tulad dito guys, andito ngayon sila. May nagki-training dito para sa license nila sa forklift, sa backhoe, saka sa amin naman na yung aerial platform. At ngayon guys, naka-vlog ako kasi break time kasi ngayon. 5 minutes break lang, kaya nakapag-vlog tayo ngayon. Ito guys, ito. Pakita ko sa inyo mga nagki-training dito yung para sa license ng forklift. Ayun guys, kung nakikita nyo, yan naman ang forklift. Yan, marami sila dyan, puro Japanese yan, walang halong mga ano dyan, ibang lahi. Yan, hanggang dun yun guys. Bali, marami dito guys, yung mga, pag kumuha ka ng lisensya, dito lang guys sa Royal. Dito kami nag-aaral, pag may kailangan yung bus namin, kukuha ng license. Tulad nyo, forklift. Meron din dito guys, may bumabagsak din dito. Yan, yan forklift dito naman sa kabila, truck. Depende sa size kung anong sasakyan ang i-drive mo. Tulad niyan sa kanya truck. Tapos meron din yung mga big bike, mga motor lang. Meron dyan bus, kotse, ganun. Mga kung ano-ano. At saka meron din dyan ano, slinging, yung tinatawag nandun sa kabila. So yan yung teacher namin, si Sensei. Pagka-break time na namin, 5 minutes lang ang break time. Ganito yung break time dito guys, mga 5 minutes lang. Kaya yung sinasabi ko guys, bali, mas maganda ngayon yung training namin para sa license sa aerial platform kasi magamit namin yan. Magamit ko yan sa kuningkis na mag-apply ako sa ibang kumpanya kasi license talaga yun siya guys, license. Ang bali, matapos yung training namin dito mga alas 5 guys. Tapos, pagkatapos alas 5, kukunin namin yung result ng isang actual namin dyan. Ayan, yun yung sa akin, yung aerial platform, yung truck na yan. Kaya pag napasa na ako dito guys, mayroon akong license niyan. Walang expiration niyan, magamit ko yan. Tsaka meron dyan dito yung backhoe loader. Ayan, yan siya. Ngayon tapos na yan sila. Yung iba, hanggang alas 5 rin to sila yung mga nagpo-forklift. Tsaka yung mga sasakyan, meron dyan. Ayan, kasamahan ko sa training. Ayan, kumukuha rin ng license. So, yun mga gala ng bali dito pag gumagamit ka kasi ng pag-drive mo or mag ano ka lang, kailangan mo ng license dito. Yung sabi ko, bawal mag, kung wala kang license, bawal kang mag-drive. Kahit ultimo guys, sa pagpalipad ng drone, bali kailangan mo rin mag-training, kailangan mo rin mag-aral dito para maka-license ka ng nagpapalipad ng drone. Ganito ito sa Japan. Kailangan mo ng license para makapag-drive ka, makapag-control ka ng drone. Dito guys, bali nag-exam na kami kapon. Bali yung aral namin dito, 3 days. Last day ngayon namin. Tapos, yung bali, 7 kami. Yung nag-aral, na kumukuha ng license. Iba't ibang kumpanya yon. Sa amin, kumpanya ko, ako lang mag-isa. Kaya, sa 7 kami guys, merong isang bumagsak. Dito, as in bagsak talaga siya. Kumbaga, hindi siya pasado sa lahat. But sa exam, hindi wala siyang, mababa yung score niya sa exam. So, pag mababang score mo sa exam, hindi ka na makapag-actual dito sa aerial, ano, sa aerial, ano, platform. So, yung mga kagala, bali, nag-actual exam na kami. Kaninang alauna hanggang alas 5, bali, puro practice lang yung guys. Puro practice lang yung, kaya, dapat tandaan nyo yun yung mga pinaktisan nyo kasi pagkatapag ng alas 5, doon na kayo mag-exam, actual exam. Kung anong pinagpuntahan niyo yun, yun pa rin yun yung gagawin niyo sa actual. Ito yung guys, ako, mga kasama ko. Pero ako, tapos na ako. Bawal kasi doon mag-cellphone sa pag nag-exam. Kaya dito na ako sa loob. Kaya tingnan natin guys yung mga kasamahan ko. Bali yan guys, yung kasamahan ko na. Yung kasama ko sa pagkuha ng license. Ayun na siya, nag-actual exam na sila. Ayun. I-zoom natin para medyo makita nyo guys. Opo, sumubra. Balik tayo konti. Ayan. Sumubra. Ayun. So
So ayun guys, yung isa natin kasama nag-actual na siya. Tsaka yung sinse namin, ayun, nabibigay ng grado sa amin. Saan ba siya? Ah, wala sa dyan. Ayun, ayun, sa may box banda. Ang sunod dyan, ayun, ang isang kasama. Magkasama yun sila sa isang kumpanya, ayan, tsaka yung nag-drive ngayon, ayan. Medyo shaky guys, pag naka-zoom. Balik natin. So, ayun na siya guys, yung isa natin, tatapos na rin yan. Mapunta na siya sa isang point, sa point B na siya. Hindi makita masyado, ayun siya, point B. Ayan. So, kailangan guys, sa exam din mawala yung Yosh. Yosh, importante din yung guys sa exam. Kasi, kumbaga, ayun yung nagpapatunay na safe yung gagalawan ng dinadrive natin ng aerial. Ng aerial platform na yan. So, ayan guys, nakikita nyo guys. O, tikita nyo. Yosh. Once na magturo yan, ibig sabihin yan, Yosh. Diyan siya pupunta sa, pag nagturo siya, diyan siya pupunta sa tinuturo niya. Tulad niya, no? Tulad niya ng exam na rin nila niyan. Yan. Exam na rin nila yan. Yan actual na rin. Di pa alam kung saan ang result guys. Pasado. Para hindi na tayo babalik dito guys. Sana pasado tayo guys. Kasi sa written exam pasado kami. Ito yung dalawa. Hindi sila nakapasa. Bali mag-retake sila ulit. Yung isa nilang kasama yun nga. Mag back to zero siya guys. Mag ano siya ulit. Mag training siya ulit. Seminar siya ulit. Para sa exam. Yun. Panigbagong bayad na namin guys. Once kasi pag nabumagsak dito guys, babayad ulit yun. Ano bagong bayad ng bus nyo yun. So kailangan, kaya naman, kaya kailangan natin ipasa yung exam. So yun na guys, good news. Ayun, pasado ko sa exam. Tsaka nakuha ko ng certificate ko guys, yung license ko. Grabe guys. Sa wakas guys, basta makinig lang sa tinuturo tsaka kasalang exam. Wala na problema guys. Tsaka intindihin yung mga questions. Wala na problema dun guys. Kaya ito na guys yung ating license. Ito na yung license natin. Congrats sa amin. Tsaka mga kasamahan ko. So ito guys, pauwi na ako. Hintayin ko na lang yung sundo kay Sensei. Dito na ako mag-antay sa 7-Eleven. Ayun guys. Grabe. Saya ko. May panibago na naman akong skill training na nakuha ang lisensya. Yung kasama ko guys. Ayun. Okay, guys, mamaya na lang guys. Nandito na yung sensei ko. Bali, mamaya na lang. Okay? Masaya ako at napasa ako yung exam. Tsaka nakuha akong license. Yung dalawa nandun pa. Magkukuha sana magre-retake. Welcome back mga kagala and stroll guys. Nandito na ako sa lugar. Sa malapit sa bahay ko. Bali, nintay natin yung peri guys. Ayan ang peri. Papunta na siya rito sa magpo-port na. Ayan yung sensei ko. Ayan, bye bye sensei. Ayan ha, yun yung sensei ko, umalis na siya. Ayan, natin niya ako. Ayan na guys, salamat sa mga pumunta. Ayan na guys, ito na yung ano natin, yung license. Ay, nalaglag. Pari dalawa na nakuha natin yung license dito, certificate. Yung una yung slinging or tamakaki. Tsaka yung pangalawa ay yung aerial platform. Yun guys, yung nakuha natin yung pangalawang lisensya. Salamat na pumasa ako. Ay grabe salamat talaga kasi pag hindi ako pumasa doon, panibagong seminar naman, panibagong bayad na naman guys ni boss yun. Kaya kabuti naman ang papasado. Yung dalawa guys yun, nag-retake sila ulit. Kaya sana makapasa na silang dalawa doon. Kasi siyempre, kahit nakasama natin silang tatlong araw lang, siyempre nagkakilala na kami doon. So andyan na yung ferry guys. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Kaya maraming salamat sa mga tumambay ulit. Kung hindi ka pa guys naka-subscribe sa channel ko, subscribe na lang guys. Kung malaking tulong sa akin yan guys, like na rin. Tsaka para natin yan. Para makilala tayo ni Lolo YouTube. Okay, thank you sa lahat at ingat ang lahat. God bless. Peace out.